So, what's up mga kamaray? Nagbabalik man tayo for another video. So, ngayon, alam mo kung bakit nandito kayo kasi gusto nyo malaman kung ano nga ba yung naging sikreto ko kung paano ko naabot yung 1,000 subscriber. And then, magsimula na tayo guys. Hindi na natin ito papatagalin. So, yun guys. Basically, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Alvin TV. So, ako po ay isang content creator at vlogger guys. Oh, parang pares lang yun. So guys, before anything else guys, gusto ko muna sabihin yung sa inyo guys na habang nagsisimula kayo, huwag kayong mawawala ng hope guys kasi dyan din ako nagsimula. Nagsimula din ako sa 1 subscriber guys kasi yun nga, dahil hindi tayo sikat, nahihirapan tayo guys. Huwag niyo i-compare yung sarili niyo sa mga artista na pagka-post ng isang video pa lang, meron na sila agad na 1 million subscriber kasi hindi tayo ganun guys, diba? Small YouTuber lang tayo, hindi tayo kilala, so we will make our own name. So, ano nga ba yung unang kailangan mong i-improve sa channel mo? Ayan. Ayan yung magandang tanong, di ba guys? So, ito na nga. Sasabihin ko na sa inyo, ang pinakaunang dapat improve nyo sa channel nyo guys is yung thumbnail nyo. Bakit nga ba yung thumbnail yung kailangan natin i-improve guys? Kasi ganito yan. If your thumbnail is beautiful enough to click by the person, English ang puti. Pero yun nga guys, kung maganda masyado yung thumbnail mo at presentable siya sa paningin ng tao or yun dun sa viewers natin guys, may tendency guys na i-click talaga nila yung video mo kahit hindi pa nila binabasa yung title mo guys. Kaya yun guys, kasi ito yung common mistakes natin habang nagsisimula din ako. Ito rin yung tingin ko na mistakes ko dati is yung thumbnail ko guys. Alam niyo yung pag nag-post ako guys, default thumbnail. What is default thumbnail guys? Yun yung pag pinost mo yung video mo, ay yun mismo yung picture dun na nakalagay. Kunyari, mukhang stolen guys, ang pangit ng mukha nyo dun guys, diba? Ganun yung mga default thumbnails guys. Yung custom thumbnails na yun, yung nilalagay natin ngayon dito sa video na to. Ngayon mag-scroll kayo dun sa channel ko, makikita nyo dun yung mga custom thumbnails, which is yung may text na na-edit ko na yung picture nyo. Yun yung custom thumbnails guys. Ang dapat gawin natin is improve natin yun kasi yun nga yung kiniklik ng tao. Kasi guys, ito talaga yung pinaka-common mistakes na nakikita ko sa mga small YouTuber na kagaya ko. Which is ginawa ko din kasi ito dati na hindi ko pinagtutuunan ng pansin yung thumbnail. Kasi ito guys ha, sabihin na lang natin na sa Jollibee ka. Ang una natin tinitignan is yung picture kaysa sa title. Diba? Tama ba ako? Next na dapat nyo i-improve guys is yung audio natin. Yan. Guys, ito sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo manonood ng isang movie na pangit yung audio quality, di ba? Tama ko. Parang ganun lang din sa mga video natin na pinapost sa YouTube. Bigyan natin ng effort guys yung audio quality natin. Ngayon guys, kung mahina yung audio nyo, at kung nag-i-edit kayo sa kind master nyo, ang gawin nyo guys, i-max nyo to 200% yung volume at i-open nyo rin yung auto volume. Ang next naman natin guys, syempre, is yung title. Ayan. Common mistakes na nakikita ko sa mga small YouTuber, nagsisimula sila sa title na unsearchable. What is unsearchable guys? Ito. Mga title na nagsisimula sa vlog number 3. Yan, ganun kunyari. O kaya, may ginawa kami. Yung mga ganun, diba guys? Kumbaga yung mga title ni Kong guys, promise guys, tigilan niyan guys. Ito, ginagawa ni Kong yun kasi sikat na siya. Marami na siyang audience guys. Kumbaga, kahit anong title niya kunyari, lagay niya doon piso yung title niya guys. Papanoorin yun guys. Kaso sa ating small YouTuber na konti pa lang yung audience natin. Guys, hindi. Kung ganun yung title niya, walang manonood sa inyo guys. Ang magagandang title guys is yung talagang catchy at pipindutin nila guys. Paano ko nga ba sinabi yung mga title na catchy? Yun. Ito guys, yung mga example sa inyo. How to make something. Ayan guys, di ba? How to make chucho, or kaya ang title nyo is gawin yung pudding secret recipe, o diba? Yung mga ganun guys, na sasabayin nyo ng magandang thumbnail, o diba? Kung mga gagawin nyo talagang combo guys, maganda na yung thumbnail, maganda pa yung title, instant click yan guys, o diba? Ayun yung mga tips ko sa inyo. Ang susunod naman natin guys is mag-experiment tayo ng content. Ayun guys, usually kasi pag nagsisimula tayo, aminin nyo guys na nagsisimula kayo sa mga compilation, sa mga gaming, or sa mga reuse contents, di ba? Nagsisimula kayo sa mga ganyan, guys. Pero yun nga, guys. Ano nga ba yung purpose ng experimental content? Yan. Guys, magandang-maganda talaga gawin yung experimental content pag nagsisimula ka pa lang, guys. Dugtog mo na rin, experimental content, tapos in-trend contents. Yan, guys.
Bakit in-trend content, guys? Ngayon, guys, punta kayo sa most popular ko. I-search nyo doon. Or kaya, pinto nyo lang yung most popular ko doon, guys. Makikita nyo yung pinaka-in-trend kong video is about Messenger. O, diba? Tutorial lang yun, 2 minutes video. Pero umabot siya ng 100k plus. Bakit, guys? Ngayon kasi yung sinasabi kong in-trend. Kahit short video lang yun, tapos medyo maayos yung pagkakabigay ko ng ano, na tutorial, guys. Maraming nanood, tapos maraming tinatapos yung video ko. And pa, guys, pag tinatapos yung video nyo, guys, may tendency na si YouTube mismo yung gagawa ng paraan para malagay siya sa recommendation ng ibang nanonood. Ganun yun, guys. Ngayon, kung yung video nyo kasi, tinatapos lang siya ng siguro mga 1 minute, guys, huwag kayong umasa na ilalagay yan sa recommendation kasi hindi yun gagawin ni YouTube. Kasi isipin nyo, madaming user na lumagpas dun sa channel nyo, pinalagpas lang yung content nyo, sabihin na natin na kinlik tapos 59 seconds umalis ka agad. Isipin nyo, ano yung gagawin ni YouTube dun? Iisipin ni YouTube na hindi maganda yung content nyo. Kaya kailangan talagang gandahin natin yung content na gawin natin quality. O, diba? Ganun, guys. So, ang next natin, guys, is yung promotion natin. Yan. Bakit promotion, guys? Kasi kung marunong ka mag-promote ng channel mo, guys, parang ganito, mas dadami yung subscriber mo, guys. Isa pang promotion, guys, na sinasabi ko sa inyo is yung through Facebook or Twitter or Instagram. Pag pinapromote mo kasi yung channel mo sa Facebook ng maayos, guys, at presentable, may tendency na yung mga friends mo din doon is magkiklik doon tapos yung susubscribe ka na rin. Tapos sa Messenger din, guys, ipromote mo siya sa mga classmate mo. Huwag kayong mahiya, guys, kasi kung gusto nyo lumaki yung channel nyo, dapat matuto kayong maging makapal ng mukha, promise, guys. Kasi kung wala kayong kapal ng mukha, nako, mahihirapan kayo, guys. Depende na lang talaga, guys, kung may magtitrend kayong video at yun talaga yung hatak ng subscriber nyo. Pero habang wala pa, promotion, guys. Tapos pag nagpo-promote pala kayo sa Facebook, guys, gawin yung kaklik-klik talaga. Lagyan nyo ng caption na, kunyari sabihin mo, grabe naman yung ginawa ko dito. Yung parang ganun, guys. Kumbaga, ikiklik nila, maku-curious sila, guys. Kaya ikiklik nila yan, tapos papanoorin kinala. O, diba? So, yung next natin, guys, is ayusin mo yung channel mo. Ayan, guys. Kasi ito yung common mistakes ng mga small YouTuber ngayon, guys. Parang, kumbaga, pag pumunta ka sa channel nila, tapos nag-scroll ka, parang mawawalan ka na ng gana manood kasi ang pangit ng ano, UI. Yun, UI, guys. Kasi ganito, ang pinakaunang dapat nyong ayusin sa channel nyo is yung banner nyo. Bakit yung banner, guys? Kasi yung banner yung nagbibigay ng kulay dun sa channel nyo. I mean, literally na kulay. Kunyari, ilalagay mo sa banner mo is color violet. Yung magiging kulay ng UI mo is magiging violet dun, guys. Ayun. Ngayon, guys, kasi yung thumbnail ko is ginawa ko yan. So, dati, kung di nyo pa naabutan yung dating-dati kong thumbnail, sobrang pangit lang, guys, promise. I mean, pag pinipunta ka sa channel ko, tapos nag-scroll ka, aalis ka na agad kasi napapangitan ka na sa UI ko, diba? I-hide mo yung mga pangit mong video. Yan, guys. Kasi, gusto mo, guys, na pag pumunta sila sa channel mo at nanood ng video mo, lahat sila mag-i-stay doon at isusubscribe ka na. Ayaw mo yung makikapita sila ng deformity mo, guys. Kumbaga, ayaw mo sila makakita ng flaws mo na dahilan para hindi sila mag-subscribe sa inyo. Ayan, guys. Ngayon, guys, kasi actually, madami na talaga ang videos, pero lahat ng mga past video ko, guys, ginawa ko silang private or unlisted, guys, para hindi nyo na makikita. At huwag nyo na napit yun kasi putik na yun. Sobrang cringe ko dati, promise, guys, kung makikita niyo yung mga video ko dati, Diyos ko, putik na yun, makakamatay yun. Guys, yung next na sasabihin ko sa inyo, ito yung gusto kong gawin nyo din, guys, which is yung make an innovation. Yes, guys, sa panahon ngayon, dapat sumasabay na tayo, guys. Huwag tayo maging Nokia. Bakit kasi sinabi ko huwag tayo maging Nokia? Kasi ito, guys, ha. Kung magiging Nokia lang tayo, kung mag-i-stay lang tayo sa cellphone natin na 3210, which is yung cellphone na natin ngayon, is touchscreen. Guys, anong pipiliin nyo? Yung 3210 o yung touchscreen? Tama. Yung touchscreen, guys. Diba? Which is ganun din sa channel natin, guys. Kung hindi natin papagandahin yung channel natin, kung hindi natin gagawin sumasabay yung channel natin sa mga malalaking channel, kahit small lang tayo, guys, walang mangyayari sa atin, guys. Tama ba ako? Diba? Be more passionate, guys. Alam kong kayang-kaya niyan, guys. Kahit small YouTuber kayo, lumaban kayo, guys. Have a fighting spirit at huwag kang mawawalan ng kumpiyansa. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo, guys. Ang next natin, guys, ngayon, kung vlogger ka, guys, be yourself. Yes, guys, be yourself. Kasi ayaw mo naman, guys, na maging
parang, alam nyo, cringy yung video nyo. Yun guys, kaya ako hinaid yung mga video ko dati, kasi cringy. Promise guys, kung gusto nyo talaga makita, hindi kayo papakita sa inyo. Kasi sobrang cringy guys. Be yourself guys, pag nagsasalita ka sa camera, isipin mo lang na nakikipag-usap ka, yun, parang ganito lang. Small talks lang tayo, di ba guys? Kumbaga, huwag kayong masyadong cringe magsalita, huwag nyo masyadong pilitin guys. Di ba? Parang, be yourself lang guys, be normal. Yun, parang ganyan lang guys. Shit, parang yung asong niya, tahol lang tahol, be normal. So, ang next topic natin guys is don't compare your channel to a big channel. Yes guys, kasi mawawalan kayo ng pag-asa guys. Isipin nyo ah, kung i-compare nyo yung channel nyo kay Kong TV or sino pa ba, sa Team Payaman, kung i-compare mo yung channel mo sa kanila, guys, mawawalan kayo ng pag-asa. Kasi, alam nyo yun, ang taas nila, di ba? 4 million ka, 4 million sila, tapos ikaw 100 subscriber, 1,000 subscriber, or mababa pa, di ba? Bagkus guys, gawin nyo silang inspirasyon. Yan, huwag nyo silang compare guys, kasi ibang tao kayo sa kanila. Tama ba ako? Di ba? Be yourself ka, di ba? Sabi ko sa inyo guys, kasi kung hindi ka magiging sarili mo guys, paano ka magugustuhan ng tao mo guys? Paano ka magugustuhan ng ibang tao? Ang purpose ng video mo guys is magustuhan ka ng tao kung sino ka. Tama, di ba? Kaya guys, huwag nyo i-compare guys. Gawin nyo lang silang inspiration guys. Kasi balang araw, dadating ka din doon. Yan, kayo mga nanonood sa akin, balang araw malalagpasin nyo din yung 1,000 subscriber. O baka malagpasin nyo mga ako, tapos maunahan nyo pa ako doon sa taas eh, di ba? Di ba? Hindi naman masarap mga mangarap guys. Kasi okay lang mangarap guys, kahit sobrang taas ang pangarap mo. Kasi ngayon guys, ang pangarap ko talaga mga 100k subscriber ako, di ba? Ngayon guys, kung ipapangarap mo din yun guys, promise, mangyayari yun guys, promise. Dasal lang at sipag ang kailangan mo dito sa YouTube. Lastly guys, at ang pinaka mahalaga sa lahat is have passion. Yes guys, mahalin mo tong ginagawa mo sa YouTube guys. Alam mo naman kasi lahat sa atin na nagsisimula sa YouTube, gusto lahat kumita. Yes guys, gusto mong ma-monetize yung channel mo, gusto mong may lumalabas na ads dyan sa channel mo. Pero yun guys, kung ganun lang yung mindset mo sa YouTube guys, hindi ka lalago sa YouTube. Promise yan guys. Ang maganda kasi guys, nag-YouTube ka, pero gusto mo yung ginagawa mo. Kasi eto nga diba guys, anong mas gusto mo? Nagtatrabaho ka para sa pera o nagtatrabaho ka dahil mahal mo yung ginagawa mo? O diba guys? Kasi mas magiging productive ka pag gumagawa ka ng content na gusto mo talaga, na hindi ka gumagawa ng content para sa pera guys. Kung sasahod ka man sa YouTube guys, isipin mo na lang na bonus na lang yun at blessing na lang yun kay Lord. Promise guys, kasi kung papairalin lang talaga natin yung ganun na mindset guys, promise, hindi tayo magtatagal at wala tayong mararating sa YouTube guys. At dito ka nakatataposin yun guys. Salamat sa panonood at nakaabot ka hanggang dito sa uli. Ngayon guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe ka na dyan at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa akin. O diba? May gusto pa yung content, sabihin nyo na sa comment section guys. Kung gusto nyo i-content ko yung paano ako nakakuha ng 4,000 watch hours, gagawin ko yun guys. Pero comment nyo na sa comment section guys kung gusto nyo din gawin ko ng content yun guys. Ayun guys, di ko na mapatagal itong video na to. Paalam sa inyo lahat, Ivan TV nga wala. Bye!